natin. Actually, tapos na yata ang ating draft dito. So, Kuya Gigi, ano masasabi mo sa drafts nila? Napakabilis ng pag-draft natin. Oo nga. Dito, no? Hindi lang pang-pamilya, talagang pang-esports pa. Now we have, of course, ang ating draft dito. We're seeing that ban si Gragas, Lee Sin, Camille and Ziggs, no questions asked dito, Matic, Autobahn siya ang mga yan. But we're seeing that, of course, first pick ng Anchor Esports dito ay walang iba kundi si Diana. Nakita natin na si Diana is one of the favorite champions itong si Moy, no? Playing the mid lane of Anchor Esports. But also, we have Wukong, we have Rakan, Saya, uy, tumoy the bot lane, pag-ibig, pag-iibigan nga ba? And we also have Akali that would probably go for the bottom lane, I would say, ng Anchor Esports. Yep. And then point out ko lang dito, Kuya Gigi, binan out nila dito yung Camille. Well, madalas na rin naman kasi dito sa bans itong si Camille, but for Fennel Esports, Fennel Adversity dito, I think one of the respect ban kasi sa side ng Anchor Anchor Esports dito, meron sa kanila mahilig mag Camille, which is itong si Kaya the jungler ng side ng Anchor Esports. So, this might be a respect ban nga coming from the side ng Fennel Adversity. But then again, yung composition natin, draft composition natin. Andito na agad eh. Ito na eh. Napakabilis na agad eh. For sa side ng Anchor Esports dito, again, si Saya, tiwala kay Saya. Pero with the right composition, yung tamang champion na mga kasama niya dito, I guess, sa support Rakan nga, para ma-hit yung kanyang ultimate dito, para kay Saya, siguro bayad na bayad. The damage, hindi naman masyado nagkulang dito si Saya. Yun nga lang, medyo mas mabilis pa rin talagang mag-scale dito si Kaisa. And surprisingly, Kuya Gigi, there's no Kaisa. Wala siya sa ban, wala siya sa pick, pero hindi nila dito si Kaisa. And this is the first time, no, na nakita natin na hindi siya naging isa sa mga prize picks and bans as well sa lineup ng ating mga teams dito. But Saya, yung may tiwala sa kanya, no, and yep. it's pretty much understandable, no, kasi in the current meta, a lot of ADC or a lot of marksman champion is more viable compared to Saya. We have to take note the buff na nangyari sa kanya na kung saan mas na-lessen yung cooldown ng kanyang deadly plumage dito. So more deadly plumage para sa kanya. But mukhang nagsimula na ang ating laban. So, currently ang ating game at the moment, we're still in the drafting phase. There you go. Yan, magsisimula yan. Malapit na. Konting case na lang. Ito, ito yung final drafting natin. We have the final adversity having the Garen, you know, Vi, Aurelio. No, it's been a while na makikita natin si Aurelio nga. Competitive scene, pero again, nagamit din siya ng mga previous weeks natin sa iba't ibang region. Pero wala nang paligoy-ligoy. Pasit-pasit going sa ating Game 1 Series 1 Anchor Esports versus Fennel Adversity. Yeah, Ben. I think makikita natin dito is standard laning phase. 1-1-2 para sa both teams natin. And we'll see. They're just minding their own, no? Para sa both teams natin. Jungler sa jungler. Pero hindi natin, I'm not sure, hindi natin nakita yung first moments ng game natin kasi nakuha na dito yung mga buffs, the red buffs ng kanya-kanyang team. But then again, I guess nagkaroon sila ng hard leash kasi usong-uso nga yan, the hard leash para mas mabilis makarotate or mas mabilis makapag-jungle dito yung mga junglers nila. And of course, they will be getting one scuttler each. Talagang ano eh, KKB muna sila dito, Kuya Gigi, pero yung bottom lane natin mukhang dinadaguan yata. Itong si Danny. Danny will be using that Valkyrie and with the protect coming from Rain, papasok pa nga dito. Itong si Vi, pero na-exhaust siya, napagod siya doon, Kuya Gigi. But then again, Fennel Adversity, munti ka nang mapitas itong si Danny. Yes, good attempt, no? Coming from Doming dito, trying to gank the bot lane. Pero at least he was able to burn the flash and exhaust ni Ishimi. So malaking bagay ito para sa kanila. More opportunity for them to potentially gank the bot lane ulit. Pero take note, mga kaibigan, the Tribush is currently warded. So they're aware na nandito ang Fennel Adversity na naghihintay pa na pagkakataon sa kanila. At Anchor Esports, after nung trade na nangyari sa bot lane dito, nag-reset sila doon. They stock some items para kahit paano meron silang item dito. Lalong-lalo na, pinrioritize dito ni Ishimi, no? Ni Ken, yung Executioner's Call. Yep. And nakita ko kanina, re-rotate sana itong si Kaya sa may middle lane to catch sana itong si Aurelion Sol, but warded nga doon. Pero Fennel Adversity, speaking of wards, meron silang isang deep na ward doon sa loob ng jungle ng Anchor Esports. So probably, pwedeng mag-rotate dito itong si Vi. Not saying na without worry,
kumbaga, parang mas may mata talaga sila dito sa loob ng jungle, pero sa may bottom lane, minamatahan na naman yata yung dalawa na si Corki at itong si Brom. But then again, yung protect na binibigay ng isang Brom is napakataas, napakalaki. With that shield up, talagang salo niya lahat yung pagbibigay dito ng side ng Anchor Esports, Kuya Gigi. Mm-hmm. That is right, Yasuo, no? And isa pang iniisip ko dito, no, why prioritize itong executioner's calling for Saya? Thinking that they only have, I think, only one heal talaga dito ay ang meron ng final adversity dito is si Garen na may generation. In the bot lane, yep. I don't think that's pretty much effective earlier sa laban natin. So, 3 minutes pa lang should have been, maybe, mas maganda kung nakabampirin scepter siya at least, or yun nga, no, you'll do the bot lane. But, good decision making. Since kumuha siya ng BF Sword, probably gonna go for Infinity Edge kagad or Guardian Angel kung kailangan niya na safety nest, pero I don't think nakakailangan niya yan dahil meron siya, of course, yung kanyang Bladestorm para mapag-disengage kung kailangan. Now, 4 minutes is up. The Dragon is gonna go up as well at mukhang magkakaroon na ng bakbakan dito. Yep, at mo ang ginwardyahan na yan ni Rafe, nakita niya, I mean ni Rafi, I mean, nakita niya na nga itong si Ishimi, parehas lang silang umaaura at placing wards of course. Mamaya, I guess kung sino yung mauna dito sa may Rift natin, pwedeng pasukan nung kabila. Pwede nilang i-lure out kasi as for now, wala silang masyadong information kung nasan ba yung each and every member ng both teams natin. And kanina, nakapag-reset na, nakauwi na dito yung Anchor Esports. And looks mukha nga susubukan nilang pumasok dito pero Ishimi like up, and yep, medyo nagkakaroon tayo ng bakbakan on the dragon. Yep, pero then again mukhang nakapasok na dito yung Fennel adversity at sila nga yung mag-i-start ng dragon nga ba. Warded sila dito, Kuya Gigi. Pwede silang pasukan dito actually ng Fennel kung gusto amin ng Anchor Esports, pero inaaurahan, here comes the redemption mark. Pero anyway, andito na nga yung hati ng karagatan neto ni Corki. Mapapatay na ledet yun with the first blood. Itong si Brom followed up by that Star Surge and also yung mga paikot-ikot lang ni Aurelion Sol na sinasalo lahat ng side ng Anchor Esports dito, and naubos yung Anchor. Kuya Gigi, talaga pumipreheat lang sa may bandang likod itong si Danny. Danny still alive, but that is 5-4-1 indeed. Sabayan mo pa ng Ace powered by opponent of 5. Nakita naman natin of course na medyo maaga. Maganda yung ginawang bait dito ng Fiel Adversity, no? They know that nasa top lane pa itong si Kaz. So itinok nila yung opportunity na yun. Sige, hayaan natin siya doon sa Baron Lake. Kurin na natin itong Dragon. And because of that, napilitang mag-clash dito ang Anchor Esports at kulang pa sila sa manpower. Without one member, at least yung pinakamalakas pa nilang champion dito, which is si Kaz, which is si Akali, doon na nagkaroon sila ng problema. Good execution from the Anchor Esports, pero without enough manpower, medyo mahirap talaga lumaban dito. Yeah, at susunod na laban na actually nila dito, Kuya Gigi, is going to be the Rift Herald. At mukhang pumuposition na dito yung jungler ng side ng Anchor Esports, which is Kaya na meron ng GA. And tamang lagay lang ng mata kung sakaling gustong pumasok dito ng Anchor Esports, warded sila dyan ng Fennel na sinisimulan na yung Rift Herald. Wala sa position dito yung Anchor Esports as for now, and mukhang hindi na sila makakaabot even with the Redemption Enchant para sa sarili nila yan. Sa side of Fennel Adversity, hindi na talaga sila nakareceive ng retaliation coming from the side ng Anchor Esports dito. And it looks like talagang rekta tulak at the top lane with the push coming from the Rift Herald and 4 from the members of Fennel Adversity. Maganda yung ginawang trade dito ng Anchor Esports, no? Sige, we should let them get the Rift Herald, pero try natin magkaroon ng trade dito at least kahit paano. They were able to get the first tier turret. This is the bot lane. Ito yung first blood turret, so more gold para sa kanila. Pero take note, 2 objectives na nakuha ng Fennel Adversity dito. Malaking bagay ito para sa kanila, lalo na nag-snowball sila paunti-unti sa mga nangyayaring teamfight. Yeah, pumasok dito pero walang nahuli yung side ng Fennel Adversity kasi nga lang masyadong mag-overextend. Itong is power, low health man dito, itong si Ken, pero they're still pushing para sa side ng Fennel Adversity na dito na si Moy and the rest of the team. Ishimi though, hindi niya map ang kahit isa sa side ng Fennel, so they will be forced to back away na lang din muna. Same with Fennel Adversity dito, Kuya Gigi. Kailangan nilang mag-back talaga yun doon sa time na yun because malaki-laki na rin yung pressure na ibigay sa kanila, no? And the damage has been taken ready, pero hindi yun enough para mapigilan ang Fennel Adversity, no? Of deciding where to push in. Now after nila makuha yung first year top lane, they did go for mid lane para magkaroon ng transition dito.
Knock up on one, assaulting battery para dito kay Saya. Pero again, at Benel Adversity, nagpo-push in lang sila. Even under the protection of turret, mapapabagsak nila ang first life. Neto ni Wukong, pero sa likod, mukhang may pumasok. Si Kasu mahabol pa nga, tinaga ng espada mula sa kanilang itanda. That would be the Akali being dead in the hands of Danny with a killing spree. At safe pa nga dito, Benel Adversity, Kuya Gigi. Strong move, no, na parang turn dito si Kaz, initiated doon kay Power, no, Power using Power. Garen, very tanky at the moment, Sunfire Cape going for, I think, Force of Nature afterwards, kasi kunti-unti na niya binubuo yung kanyang Magic Release dito na item, kung yep. At medyo bad decision making ha, gaya na sinabi ko, kailangan niya medyo maging maingat dito sa pagpili kung sino yung mga dapat niyang pag-initiate ng mga, sa mga team fight at ng mga champion, no, para mas maging maayos at maganda yung kanilang magiging advantage dito kung sakali. And now, we are at the 8-minute mark. 2-6 ang ating current score dito. Still in favor of the adversity mo. They have the upper hand at the moment. Pero, mukhang magkakaroon ng baba at the bottom dahil sila set up na magkabilang panic ito. Mm-hmm. Yeah, nice clear lang ng waves yon coming from the side ng Anchor Esports. And hindi nakapag-push yung side ng Fennel Adversity. Pero less than a minute, 20 seconds remaining, mag-i-spawn na naman yung Drake natin. That would be the Mountain Drake na nakakapagbigay ng armor. So kung sino man makakuha nito, plus stats na naman yan sa kanila. Anchor Esports, kailangan na nila mag-step up kasi nakakadalawa na. Gaya nga na sinabi mo kanina, kaya Gigi, nakakadalawa ng objectives dito when it comes to the Herald and to the Dragon. Kapag nakuha pa to ng Fennel Adversity, 2 steps ahead, I guess, yung side ng Fennel Adversity. At mukhang una na nga nakaposition dyan, yung Fennel, makakahabol pa naman dito yung Anchor kasi dalawa pa lang naman numbers ng Fennel. Yun nandito. I don't know what's wrong with Tro, pero I guess pwede siyang mag-ipon ng Star Search niya papunta dito sa Dragon, pero hindi pa siya nagalaw as for now. Pero here comes Garen, mananakap dito ni Rakha, and the Dragon will be secure na side ng Fennel Adversity, pero low na low na. Itong si Garen, here comes the special delivery. Hinati ang karagatan, pero si Danny, mapapastasis na lang kasi the damage he's receiving is just too great. Pero dito, ni Ken, pero Ken mapipilitan din siya mag-back away dahil hinahabol sila dito ni Shaw. Mahuhuli pa nga itong si Akali with the triple kill at mukhang clean up na lang yung ginagawa ni Shaw. Here comes the GA being pop on by, pero mukhang mapapatay pa dito si Moy, pero Moy pumapalag-palag na, patay niya pa din at nadala sa libingan itong si Aurelion Sol, Kuya GG. Nakapag 4-4 pa nga yung trade natin doon, no? Pero take note, Fennel Adversity was able to get the Dragon once again. That is the Mountain Drake para sa kanilang team dito. So, kahit 4-4 yung ating naging trade, panalo pa rin sila doon sa ngayon. Pero at least kahit about, they were able to burn the Guardian Angel of Doming, no? Nag-drop yung kanyang Guardian Angel doon kasi binuhos na ni Shaw lahat ang mga kaya niya, no? Gamit ang kanyang may wagang dragon na intergalactic. Mm-hmm. Karoon siya ng magandang trade. And yeah, na-late siya ng bagya doon, but still, they were able to get the objective done. Mukhang ang next objective nila dito is in-set up nila for the Baron. Yeah, it might be early, a little bit early parang dito. Pwede kasing pumitas muna sila dito para sa side ng Fennel Adversity. Anchor Esports, pwede nilang bawasan dito yung Anchor muna saka sila mag-Baron, especially kapag napabagsak nila dito yung jungler. Mukhang inaaurahan nila. As for now, dalawa na bottom lane, Akali is the only one na nasa bottom lane ngayon. Habang sinisimula ng tatlo, coming from the side ng Fennel Adversity itong Baron, pero joke lang daw, wait lang daw, pinapalabas lang nila kung nasan man na lugar yung side ng Anchor Esports dito. And then again, the pressure is up sa may bottom lane and also sa middle lane dito ng side ng Anchor Esports. Ang hirap masabi kung alin ba dapat yung i-prioritize mo i-def dito. Pwede silang i-contest sa Baron or i-counter pressure on the mid lane or at the bottom lane, Kuya GG. Pero sa currently, what is happening is mukhang sineset up na ng Fennel Adversity yung pag-clear ng mga side lanes nila dito, no? Mm-hmm. Kita natin from the top lane, they just cleared the minion wave tapos the mid lane din para mag-set up ng Baron. But again, yun nga, kailangan nila maging maingat dito, kailangan nila ma-make sure na kahit paano makapag-push forward na ng mas malalim pa yung kanilang mga minions dito before they try to engage doon sa may Baron mismo. Currently, we're seeing that nag-reset na ang Fennel Adversity, probably gonna restock some items, bibili sila ng mga items nila dito. And item check tayo, no? Medyo na-behind si Kaz ng kanyang item, no? With the Liandry's Torment and the Lich Bane sa kanyang mga kamay tito compared to the items of Power and Shaw as well, being solo laners of the team. 018 si Garen, pero walang problema kasi tanggap naman niya dito, talagang makunat lang siya.
Yeah, mas madami silang kills dito sa side of Penal Adversity pero Sarsberg hindi na tama. Yan, Redemption and Chan. And kasama pa yung special delivery package coming from this 4K. Mapapalalim yata dito itong si Ichimi pero nakapara sa dalawa. Mukhang may airborne din yung nandito na naiwan sa may gitna na si Kaya. Kaya niya pa nga ba with the GAB in Puff Cast though pinaglalaban ang kanilang bandera. Kaso nga lang si Kaya mukhang bibitaw na and that's gonna be another kill para sa side of Penal Adversity. And that's the jungle na sinabi natin. Mapabagsak nila yung jungle, they can go for the Baron dito, Kuya Gigi. Yep, at first, I think nagkamali si Doming dito, no? Medyo malalim yung kanya pag-initiate doon with Assaulted Battery, pero nagkaroon din ng mas malalim na commitment si Kaya dito. He did go in with Cyclone. Pumasok siya, gamit niya yung kanyang Cyclone, pero walang follow-up from the members of the Anchor Esports dito kasi low na si Kaz, low na si Ken, they have to go back away. Pero yep. Magkaroon na bagbaan, bitin, after nila makuha yung Baron. Yeah, pero kung ako sa Anchor Esports, medyo wait na lang sila mag-wear off dito yung Baron, try their kailangan nilang i-try yung best nila to defend, please ma-counter pressure yung lahat ng lanes nila dito gaya ng ginagawa dito ni Power sa may middle lane pero he will be facing itong si Moy, iikutan lang naman siya na parang Sarah G, talagang ano eh, si Power dito, I would like to see yung kanyang items na tank lang naman, pure tank, this is just like JLC's build. Na tanky na Garen without the Black Cleaver, without the damage. But then again, malalim na dito yung Final Adversity. Pwede silang mansakop, Kuya Gigi. Pwede nilang sakupin, no? Oh. Ang kampo dito ng Anchor Esports. Ang laki na mag-get the secret to tip. Ayun na ang Milky Way emisyon. Yep. Walang tinaman. But this guy, parang nakikita natin na kaya niya palang gawin yun kasi kaya hindi niya nagawa yun. And I think, may possibility na tayo will use that sa mga mangyayaring teamfight maya-maya lamang. They still have the Baron Cup. Oh, napigilan si Kaz! Yan, na-cancel pa nga. Yung teleportation dito ni Kaz. Here comes the Redemption and Chan for the true damage. Pero nandito sa may bandang likod, mukhang sandwich ka na dyan, Kaz. Wala nang takas. Tinaga na nga from the heavens yung kanyang Demacian Standard dito or Demacian Justice. I mean, para kay Garen, men. Minus one na naman yung side ng Anchor Esports dito, Kuya Gigi. Konting dasal na lang sana, makakaabot na siya doon with the recall. Unfortunately, hindi nga lang siya umabot dito. So, malaking bagay ito for the Final Adversity. That minus one na Anchor Esports. Now, because of that, they still have the Baron buff. Already deciding to go for the bot lane. And then, the top lane as well is being pushed by Power dito, no? Clearing out the minion wave. And probably after nito, mukhang ubus na yung mga outer turrets ng Anchor Esports. Lalo na, yung top lane na lang natitira. Yeah, ang galing ng ginagawa dito ni Sho. Uwi, sabay star search ng pagkalaki-laki na matatamaan itong si Kaya. Pero here comes the knockout. We did the quickness coming from Ishimi. Pero hindi agad nila nasundan yan. Pero nag-moonfall ito si Diana. Hindi nga lang nahuli ang lahat. Mukhang sila pa nga makukot up sa may bandang gitna. Penal Adversity, pinagdadakuan ang lahat ng side ng Anchor Esports. Habang nasa gitna, mag-isang mamamatay. Itong si Kaz. Kaz, then again, he's trying to catch itong si Dani. But failed to do so, Kuya Gigi. At napabagsak pa nga, nabutasan yung side ng Anchor Esports dito. Pero, hindi pa yata tapos yung laban. Yeah, hindi pa tapos yung laban, man. Even with the low health coming from this buy, pumasok pa rin siya. GA will be pop, pero si Moy low health na rin dito. And even Kaya, sa side ng Anchor Esports, palagang pressure kung pressure lang ang binibigay ng Fennel. Sabay reset sila for now. Kasi nakabutas na sila, no, Kuya Gigi. And nagawa na ng Final Adversity yung kanilang goal doon, no, to get the inhibitor turret, which is right now, nagkisuffer na ng bagyang Anchor Esports ito. Kailangan nilang maging maingat, kailangan nilang mag-clear ng mga minion waves sa side lane nila para ma-defend nila ng maayos yung mid lane nila. But 30 seconds left before the next Baron respawn. And what one thing that I would say, no, sa lineup ng Anchor and the Final Adversity, medyo mahirap nga naman talaga for the Anchor Esports na mag- pumasok sa backline ng Final Adversity dito. Hindi nila mapasukan si Dani. Even itong si Sho na alam mo yun, the squishy champions of the Final Adversity. I would say that because of course makita mo may Baron, may Garen ka na, tas may Broom ka pa. You have enough tank sa backline ng team mo. And looking at the lineup naman ng Anchor Esports, they lack the AoE. So they lack the AoE potential na pwede pa nila mag-burst dito. Pero bot lane, sabayan mo pa ng Baron. Yep, Moonfall, ginamit na yan ni Diana. Kasama pa nga ng dash dito ni Ishimi at mga pagtutulungan nila dito sa may bandang kanto itong si Sho. Pero nag-flash na nga siya away, pero hindi yan makakatulong para makapag-escape. Pero nandito pa rin itong si Power, giving the power to everyone in the 4 or 5 ng side ng Anchor habang nilibang lang ng power na to
yung side ng Anchor Esports to take that Baron freely without any contest. And apat pa nga yung hinahabol nila dito with the free hitting. Danny from behind with his Porky. At mukhang may the quickness pa yata. And isa yung mananak up. And that would be the Brom na may kasabay na Fissure. Saya will be taken down. At hindi pa tapos ang final adversity dito kasi mukhang uulitan nila dito si Moy na nakapag-stasis. Pero just so happy na mamamatay pa rin siya doon nakasama ng turret. At isa pa ding luluhod mo ang gusto pa ng ace na naman ng side ng final adversity. And recta Nexus na yan. And that ace is from Oppo Reno 5, Kuya GG. What a game! Again, between the Anchor Esports versus Final Adversity. Pero game 1 natin.